Nakikita nyo sa harapan nyo is isang chart na ginawa ko para sa mga newbie builders at nagbabalak na matuto kung paano mag pumili ng parts ng sarili nila. Kumbaga basic guide, kasi pag sa simula, kumbaga from scratch, wala kang alam, medyo more overwhelmed kay kung ano yung compatible dito, ano yung compatible dyan. Tinry kong gawing pinakasimple siya para madaling maintindihan. Ayoko ilagay lahat ng detalye. Shortcut ko na yung iba at hindi meron akong mga inumit na ibang parts kasi sa tingin ko sobrang luma na siya na para idagdag dito. Kumbaga is, kung gusto niyo malaman yung detailed yung ibang bagay tungkol dito, is mag-research na lang kayo by yourself. Kung may iba kayong tanong, tanungin niyo ako. I'll try to answer it kung alam ko naman. Okay, simulan natin. Sa simula pa lang, sabi ko na sa inyo na itong chart na to ginawa ko is for Intel only. Hindi ko na ginawa yung AMD kasi hindi ako masyadong familiar sa setup ng compatibility nila sa motherboard, sa processor, and sa RAM. Kasi hindi pa ako nagagamit ng AMD. Intel pa rin ang ginagamit ko. And sa tingin ko naman is parehas din yung, kumbaga, yung pattern ng pagpili kung pagbuo nila ng motherboard. Same lang. Basta kung naintindihan nyo to, kaya nyo rin gumawa ng AMD system. Konting ano lang, Google lang, kaya nyo na yan. Okay. Kumari, pakita ko muna. Makikita nyo, dinivide ko siya by column, which is ito, processor. Huwag nyo muna basahin. Basta itong column na to, processor. Second column, motherboard, RAM, then storage. Ayan. Kumbaga, step by step, kung bibili ka ng parts, kung baguhan ka, sa tingin ko, ang pinakamagandang move is pumili muna kayo ng processor. Depende sa budget nyo, depende kung anong generation na available. At kung makikita nyo, sa pinaka-top, inayos ko na siya by row. Kung wari, gusto mo 8th gen. Ito na lang tingnan mo, pag ano lang tingin mo, from left to right lang. Makakabuo ka na ng PC. Gusto mo 7th gen, left to right din, makakabuo ka ng PC, 6th gen. Hanggang 4th gen lang ang ginawa ko. Kasi yung 3rd gen and older, which is Ivy Bridge, Sandy Bridge, ano ba yung 1st gen? Nakalimutan ko eh. Nahalem yata. Mahirap na makahanap nun. Kahit 6th generation, medyo nahirapan na kami mag-ano eh. Kasi kahapon lang, nagpapakot na kami ng i7. Puro out of stock na yung mga shop. Puro 7th gen na. Mahirap nang makahanap ng 6th gen. Kaya hanggang 4th gen na lang lagay ko. Kasi gusto kong makita nyo yung transition nung socket from 1151, then dati 1150. Gusto kong makita nyo yung differences kung bakit naging ganyan. Then from DDR4, kasi DDR4 na yung 6th gen and newer eh, sa 4th gen, DDR3. Diba? Gusto ko lang makita nyo kung bakit ganyan. Kaya ako siya sinama. Then, sige, sabihin natin gagawa kayo ng system. Baguhan kayo. Siyempre, 8th gen na. Kasi, wala na kami kita. 6th gen. Bibili lang kayo ng 4th gen kung makukuha nyo murang-mura talaga. Like 50% off na second hand. Pero kung gagawa kayo from scratch, at pinaka-advice ko is 8th gen na. Okay. Hindi ko sinama yung mga high-end desktop na processor, which is the HEDT. Sinama ko lang, ito yung tinatawag na mainstream processor, 8th gen. Ang ibig sabihin ng mainstream, yun yung mga processor na usually binibili ng normal consumer, which is tayo, yung mga ano lang, personal use, office computers yan. Hindi yan yung mga ano, i9, yung bago yung nilabas nila i9 eh, which is the 8 core, 6 core, 10 core or higher cores processor. Ito yung mga ano lang, recently nilabas nila na 6 core processors. Kumari, okay, simulan natin. Kailangan pala i-clear natin to. Simulan natin. Kumari, bibuo kayo. Gusto nyo 8 gen. Okay, 8 gen. Tingin na kayo dito. Kalimutan nyo na to. Ito lang tingnan nyo, 8th gen. Then, ipili kayo kung anong specific processor. Ayan yung ibig sabihin SKU, yun yung model niya. Kung anong SKU, hindi ko alam mini SKU, Google nyo na lang. Pero,
Basically, yun yung nag-identify ko anong processor siya. i7, i5, i3, i7, i5, i3. Kaya ako siya pinaghiwalay into two groups kasi yung my K, yun yung unlock processor. Unlock, which means pwede nyong i-overclock. Yung walang K, lock processor siya. Yun lang difference niya. Ito, na o-overclock mo siya, ito hindi. Pero both group na yan, merong feature na turbo boost, which means tulad nito, for example, itong i7-8700, ang clock niya is 3.2 to 4.6 GHz. Kumbaga 3.2. Then magbo-boost siya kung kailangan niya ng more processing power to up to 4.6 GHz. Magbo-boost siya. Yung lock counterpart niya, medyo mas mataas ang ano niya, stock clock eh. Siya ay 3.7 to 4.7 GHz. Yun yung base niya. Base clock niya, 3.7. Then magbo-boost siya to 4.7 GHz. Kumbaga lamang siya ng 100 MHz boost kumpara dito. Unti lang difference. Yun yung mapapansin yan eh. Pero kung i-overclock nyo pa ito, kaya nyo palampasin ng 4.7 GHz yung processor. Doon nyo mapapansin yung processing power niya. Depende sa workload nyo. Makakatulong yan. Okay, may processor na kayo. Pipiliin tayo ngayon ng motherboard. Okay. Ang motherboard na to, ang 8th gen, ang socket niya is 1151. Ano yung socket? Yung socket is yun yung patungan nung processor. Doon may ipapatong yung processor. Kaya, bakit 1151? 1151 kasi 1151 yung pins doon sa socket. Kung titingnan nyo, may mga ano siya, parang tusok-tusok na pins. Yun yung didikit sa contacts ng processor, sa golden contacts ng processor sa ilalim. 1151 kasi 1,151 pins siya. Yun yung bilang niya talaga. Then, pipili na kayo ngayon kung anong chipset. Ang chipset, yan yung nagdetermine ng features ng motherboard nyo. May kita nyo yan. For now, ang nakalabas pala na chipset sa 8th generation is Z370. Pero, pinangunahan ko na, in-assume ko na, na maglalabas sila ng H370. Ilagay ko lang. Ang difference nitong dalawa, halos parehas yan eh sa features. Ang difference lang nitong dalawa, yung Z is overclocking motherboard. Yung H, hindi overclocking. Kumbaga, kumari, pinili mo overclockable na processor, may K, pwede mo i-overclock. Pero ang motherboard na pinili mo is H370. Non-overclocking motherboard to. Bawal mag-overclock dito. Hindi nyo ma-overclock yung processor. Diba? Yun yun. Kaya kung pipiliin nyo is overclocking motherboard, processor, kung ang kukunin yung motherboard is overclocking motherboard. Kasi, kumbaga ito yung ano eh. Ito yung ano mo eh. Sasakyan mo eh. Ito yung driver, ikaw to. Ito yung driver mo, ito yung sasakyan. Ganyan. Ang bilis mo nga. Ang bilis mo mag-drive. Pero, yung sasakyan mo, itong medyo mabagal. O di, hindi ka mabilis. Sige, kung mabilis ka mag-drive, mabilis dapat sasakyan mo. Kung mabagal ka mag-drive, mabagal dapat yung sasakyan mo. And vice versa, umari, pinili nyo, non-overclocking processor. Ito, non-K. Pero ang binili nyo motherboard, yung mas mahal, yung overclocking motherboard, nilagay nyo dyan. Hindi nyo ma-overclock yung processor kasi nakalock yan. Talagang ano, kumbaga hindi siya bagay. Pero pwede nyo gawin. Kumbaga meron lang kayong features na hindi nagagamit kasi hindi nyo pinartner eh. Kaya yan, tinapat ko. Itong overclock, nakatapat dito. Para pag ito binili nyo, automatic ito nakukunin nyo. Okay, gets nyo na. Then form factor. Ang ibig sabihin ng form factor na yan is yung size ng motherboard nyo. ATX, yun yung basic size na normal size ng motherboard. M80X, which is micro ATX, mas maliit dito. One step down na mas maliit. Then ITX, yung pinakamaliit, which is mini ITX yata minsan tinatawag nila. Yan yung pinakamaliit for now na normally nakikita yung store. Yun yung basic. Meron pa mas malaki dito sa ATX, yung E80X, mga server motherboard na yun. Meron ding ibang mainstream motherboard na, ewan ko, naging E80X na rin eh. Lumalampas siya sa size nito eh. Pero, kinaklasify nila ATX. Kaya, medyo
double check nyo yung sukat. Pero most of the time, pag sinabi ATX, normal size na yan. Okay, may processor na kayo, may motherboard na kayo. Then, pipili na tayo ng RAM. Ito pinakamadali sa pagpili ng RAM. Kasi, simula ng 6th gen, DDR4 na ang ginagamit. Kaya, basta pag bumuha yung set, DDR4 na agad automatic. Ito lang ang kailangan nyong tingnan. Itong clock. Kasi, itong mga non-overclocking motherboard, on stock, kaya lang niya isupport ang memory speed up to 2,666 megahertz. Hindi niyo siya ma-overclock. Talagang hanggang dyan lang. Kaya kung mare, bumili kayo ng DDR4 na RAM na sabihin natin 3,000 megahertz. Basta mas mataas dito, bumili kayo. Tapos nilagay niyo sa H370 or sa non-overclocking motherboard. Under siya, pero hindi siya magka-clock ng 3,000 MHz. Magda-downclock siya into 2,666. Under siya, magda-downclock lang. Yung mga nakikita niyong sticker na nakalabel sa RAM, ibig sabihin na nun is yun yung rated speed na kaya niya abutin na sigurado. Kasi pwede pa rin lumapas eh. Kumari, binili niyo 3,000 MHz na RAM. Pwede niyo pa overclock yun hanggang meron sinisigurado 3,6 eh. Ako hanggang 3,2 lang, kaya ko eh. Pero pwede nyo overclock. Hindi lang kasi processor na overclock. Pati RAM, pati GPU. Yan ang rated, yan ang default speed nyo na kaya. Up to that. Pero pwede kayong maglagay na mas mabagal. Kuwari, lagay nyo 2133 MHz RAM ang nabili nyo. Kaya 2400 MHz. Pwede nyo rin ilagay dyan. Pero pag ini-XMP nyo yun, 2400 lang yun. Kung gusto nyo na pataasin, i-overclock nyo na manually. Pero hindi ako sure kung pwede overclock ang RAM sa non-overclocking motherboard eh. Hindi ko ginawa eh. Wala akong non-overclocking motherboard dito eh. Z rin kasi gamit ko motherboard. Pero yun na yung pinaka basic. Basta kumari, dito kayo sa overclocking, ito lang bilhin nyo. Kumari, nag-unlock processor na kayo, Z370. Siyempre, pag Z370 na, wala na kayong problema sa RAM. Kahit ano yung salpak nyo, aandar yan ng rated speed niya, kung ano yung XMP profile niya. Okay, may RAM na kayo, nakapili na kayo ng RAM. Kung titingnan nyo dito, ito yung storage. Nilagay ko dyan na kung ano yung pwedeng ikabit sa motherboard. Hard drive, pwede siya ikabit. 3.5 inch, yan yung normal size, yung malalaki. Maglalagay ang picture dyan para makita nyo. Ang speed niya, SATA 3, yan yung 6 Gbps. Yan yung speed, SATA 3 speed. Then, pwede rin siyang kabitan ng SSD. Ang SSD comes in all sizes. Merong 2.5-inch SSD, may kita nyo medyo mas maliit sa hard drive. Then, ang speed niya is SATA 3 rin. Then, meron din kayo may kita ang M.2 SSD. Yan yung, kumbaga form factor nga. Ayan, nilalagay ko pala form factor. Form factor niya, yan yung mukhang ano siya, mukhang parang stick ng gum. Medyo common misconception ng ibang kaibigan natin na basta M.2 nakita nila, ina-assume nila mas mabilis agad dyan sa 2.5-inch SSD. No! Hindi. Parehas lang sila ng speed. Nag-iba lang ng itsura. Kasi SATA 3 pa rin yung speed niya. Itong mga 8-gen na build, meron siyang M.2 SSD na NVMe. May kita nyo naman eh, pag bumili kayo ng M.2, tingnan nyo sa specs. It's either NVMe siya or SATA 3. Pag NVMe yan, yan yung mas mabilis. Yan talaga yung mas mabilis. Yan yung mga 2,000 plus yung speed niya. Mabilis siya, basta mabilis. Nakalimutan ko anong mesh ginagamit eh. Basta nasa 3,000 yun eh sa Samsung eh. Ito yung mabilis. Kaya wag kayong maniwala agad pag sinabing M.2 mabilis yan. Kasi bilis lang yan ang SSD kung SATA 3 rin yung interface niya. Kaya wag kayong basa-basa magbababola. Tingnan nyo muna ako NVMe. Yun na. Nakabuo na kayo ng rig nyo. Kasi yung PSU, kahit anong PSU bilhin nyo, nakakabit naman yan eh. Then, GPU, kahit ano yung GPU nyo, kabit nyo. Yun na yun. Kakabit naman. Okay, tingnan natin yung differences. Ito. Kung titingnan nyo yung 8th gen, 7th gen,
Parehas siya 11.51 socket, di ba? Parehas 11.51 yung pins niya. Parehas din sa 6th gen. Di iisipin nyo, pwede pala ilagay yung 8th gen processor, bibili akong bagong 8th gen processor, tapos bibili na lang ako ng second hand na 7th gen na motherboard or 6th gen 7, second hand lang para mura. Hindi pwede, hindi sila compatible kasi ito yung medyo nakakahilong ginawa ni Intel eh. Most of the time pwede, basta parehas yung socket, interchangeable. Tulad nitong 6th gen, 7th gen. Interchangeable yan. Pwede nyo ilagay yung 6th gen processor sa 7th gen motherboard or yung 7th gen processor ilagay nyo sa 6th gen motherboard. Interchangeable yung 6th gen, 7th gen. Pwede mag mix and match yung processor motherboard niyan. Kasi, by design, yun talaga ginawa nila. Kasi parang refresh lang ng 6th gen yung 7th gen eh. Tinaas lang nila yung ano nito, yung clock speed nito eh, pero same IPC pa rin eh. In my case, ang gamit ko is i5-6600K, pero ang motherboard ko, C270, 7th gen. Nabili ko ng mura kay Techborn Leo. Salamat nga pala, yan. Thank you. Nabili ko ng mura. Napa-upgrade ako kasi mura niya binenta. Interchangeable. Pero yung ginawa nila tong 8th gen na to, medyo weird child to eh. Yung ginawa nila, 1151 din, di-assume namin na pwede, pero hindi pala. Pwede nyo, pwede nyo i-mount yung 6th gen, 7th gen processor sa motherboard na 8th gen, pero hindi siya magbuboot. Pwede nyo i-gabit. Kumbaga yung contacts niya tumatapat talaga. Hindi siya magbuboot. Then yung 8th gen processor, pwede nyo ilagay sa 7th gen, 6th gen motherboard. Hindi rin magbuboot. Wala, hindi gagana. Talagang by design, ginawa nila na hindi mag-work dito. Dinisen nila like that. Di sana, yun lang kailangan malaman. Hindi na natin kailangan malaman yung mga dahilan kasi wala naman tayong magagawa eh. Basta ganun, kung bubuo kayo, medyo heads up lang, interchangeable to. Baka kasi makakita kayo ng murang second na nagbibenta. Pwede kayong bumili ng by piece. Pwede yung buuin yan, ganyan. Yan, ano pa ba? Ito lang yung trick sa 6 7th gen sa 8th gen. Yun lang yung kumbaga barrier nila eh. Hindi pwede yung hindi mix and match yung processor niya. Pero yung 6 7th gen interchangeable yan, walang problema. Then kaya ako sinama tong 4th gen kasi gusto kong makita niyo na tingnan niyo yung pins niya, 1150. Literal na kumbaga alam niyo na hindi pwedeng ipatong yung 6th gen processor sa motherboard ng 4th gen kasi kulang ng pins. Kumbaga, hindi papasok doon sa socket. Malamang sa malamang iba rin yung shape eh. Kumbaga, physically, hindi nyo maipapatong yung processor sa 4th gen. Pag pinatong nyo, may nakaharang dyan. Hindi, parang Lego lang, Lego base ang inano nila na pag pumatong pwede. Ganun lang. Kita nyo na, hindi talaga pwede. Then, yan, DDR3 siya. Kaya, alam nyong, yan yung pagkakaiba. Then, paano, ano pa ba gusto ipakita sa inyo? Ayan. Ang default speed ng 8th gen, 266. 7th gen, 2400. 6th gen, 2133. Yan lang yung itong mga default speed na to is nag-apply lang sa non-overclocking motherboard. Yan eh. Nakagroup naman eh, kung makikita nyo. Nakadapat. Pag gusto nyo ma-reach yung higher speed, kailangan nyo ng overclocking motherboard talaga. Pero pwede kayong bumili ng faster RAM. Kumari, binili nyo pa rin 3000 MHz RAM. Dito, kumari 6th gen, ang binili nyo RAM, ang available lang kasi 3000 MHz, walang gantong speed. Okay lang, kabit nyo dito sa H170. Pero hindi siya magraran ng 3000 MHz. Magraran lang siya up to 2133. Yan lang yan eh, para basic guide lang kung ano mangyari. Then, ano pa bang hindi ko natakin? Ito, sa storage. Parehas lang yung storage nung 6, 7, 8. Kumbaga, parehas lang yung features na meron sila. May NVMe na sila. Pero kung titingnan nyo yung 4th gen, meron na siyang M.2 SSD. Pero hanggang SATA 3 lang, wala pa yung NVMe. Kasi hindi pa na-evento yun nung time na yun eh. Wala pa. Tapos, hindi lahat ng 4th gen motherboard merong M.2. Kasi medyo nung time na yan, bago-bago lang yung M.2 eh. Kaya
yung mga later motherboards na nalabas, yung nakaabot niya, nagkaroon yan. Pero yung mga nauna, wala pa. And ano pa ba? Ah, dito, kung titingnan niyo yung 6th gen, ang overclocking processor lang, asaka sa 4th gen, asaka sa older gen, ang ginagawa nilang unlock processor is i5 at i7 lang. Tulad sa 6th gen, makikita nyo, i5, i7 lang yung may K. Pero nung pumasok yung 7th gen, 8th gen, ginawa na nila, merong unlock na i3. Medyo weird child dyan. Makikita nyo, ano eh, pag nag-try na kayo mag-canvas, may kapapansin nyo, weird child talaga tong i3. Kasi ang mahal niya compared sa i5 na lock. Kaya kumbaga mapapapili ka, anong bibilin mo, i5 na lock o mas mataas na speed na i3? Kumbaga dyan kayo mapapaisip anong mas mabuti. Pero sa kanya naisipin yun pag medyo mas marami na kayong natutunan. Pero yun lang, pini-heads up ko lang kayo, baka maguluhan kayo. Kung may tanong kayo, post lang kayo sa Facebook page ko, which is TechOnage, o kaya sa YouTube channel ko, TechOnage din. Then, sana share nyo yung video, or kumbaga, kahit wag nyo na i-share kung ano lang natutunan nyo, sana turuan nyo yung kaibigan nyo nagtatanong din. Yun lang naman, share knowledge lang. First and foremost, I'm here to inform, not to entertain. Baka kasi na-expect nyo, gusto nyo, may mga nagtatumbling-tumbling dito, nagpapatawa eh. Hindi ako ganun tao. Ano lang tayo, easy-easy lang. Pero I'm not here to entertain you guys. I'm here to inform. Spread information. Ayun lang, para hindi tayo mangmang, tulungan lang. Yan, thank you.